Pagkakataon ko para tanungin ko si Rachel, anong pakiramdam na mayroon ka ng pabahay? Kasi sa mga nakaraan, mayroong mga nagtatanong sa'yo, wala ka daw charity, diba? Alam ko nakarating sa'yo yun. Kanina, nag-ribbon cutting, anong masasabi mo na mayroon na kayong pabahay ni Roel? Ay, syempre po, masaya kasi ganoon nga po, mayroon. Dati po ako naging beneficiary, pero ngayon... Oh, ang kagandahan. Dati kang pinabahayan, ngayon ikaw naman nagpapabahay. Yung ginawa sa'yo, pinasa mo sa iba. Opo. Masarap po sa feeling na ganun na nakakatulong din po. Kaya sabi ko po sa sarili ko, nung simula pong bata kami, sinabihan na po kami ni Papa na kung ano yung, ano, kung sino yung mga nangailangan. Tulungan. Kahit man hindi man po financial. Oh, yung bang... Yung ano lang po. Makaalalay ka lang sa kanila. Opo, yung so, advice ba? Likas talaga sa... Yung advice talaga ni Papa mo na huwag alisin yung pagtulong. Opo. Kasi nung bata kami talaga, kuya, talagang sinasabihan kami na ano, na yung mga magagandang ano, yung gumawa ng mabuti sa kapwa din. Yung kahit nga po maraming naaaway sa amin, pero hindi namin pinapatuyan kasi sabi ni Papa, hayaan na lang. Pero masaya po ako dahil nagkaroon na po kami nilang ganyan. Oo nga, kauna-unahan. Kaya, salamat po sa Crorips family sa pagpili po kay Nanay Lilia na ayan, pagawa ng magandang bahay. At syempre deserving naman po si Nanay Lilia kasi nga po yung kalagayan nga po niya sa pulungan ng manok siya nakatira. Kaya kawawa naman po talaga. Tapos yung ano po baga, yung itsura pa is medyo ano, andun yung mga ipot ng manok. Tapos marurupok na din po yung mga ano, kahoy. Anong pakiramdam mo na nag-aaral ka tapos kanina nag-import ka pa para umatin lang sa ribbon cutting? Ay, sa totoo lang po kanina, sobrang struggle po kanina kasi nga po hindi pa po nagpapalabas ng mga estudyante. Tapos sabi ko, gusto kong umatin, tapos parang malilate na po ako. Sabi ko, kaya naman po kung magpapahintay ako. Hindi naman po kasi, syempre hindi naman po sa akin nakaalay. At saka ano yun, Rachel, kumbaga, dapat talaga ano yung presensya mo kasi nga, pabahay niya yun ni Dudong eh. Sabi ko nga po kay Langga, baka din ako maka-attend kasi nga po. Yung ano nga po eh, bukas po kasi, exam namin sa NAT. Oo. So, kailangan po mag... Pero ano, talagang nagawan mo ng paraan. Oh. No? Ayan, alam nyo po, hindi ko po sana matutuntun yung daanan. Dugan? Kasi nga po... Mabuti nga, nakaabot ano kayo bago matapos. Hindi ko naman po alam na... Baka hindi ko natanda, gano'n. Nung kanina nga po, kinakabahan ako at baka naliligaw na kami ni Jan. Pero na ano naman. Opo, naanuhan ko naman po. Ayan, so message sa mga viewers, lalo na sa mga sponsor na nagmamahal sa inyo. Ayan, syempre maraming salamat po. Especially sa Crores family, sa lahat po ng sumusuporta sa amin, Nilangga, maraming salamat po sa inyo. And syempre sa lahat din po ng sumusuporta sa buong Team Kalingap. Lalo na po kay Kuya Val Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs, kay Kalingap Rab. Sa lahat-lahat po ng mga Kalingap partners. Maraming salamat po sa inyong patuloy pong pagsuporta sa buong Team Kalingap. And God bless po, lagi po kayo mag-iingat. Sel, isang tanong pa. Anong asahan ng mga viewers dahil nakapag-umpisa na kayo ng isang pabahay na dalawa kayo? Anong mga susunod pa nito? May mga pabahay pang darating? Ano? Depende pa rin naman po. Pero patuloy pa rin po. Patuloy pa din. At saka ito, medyo personal yung tanong ko. Anong misis mo kay mama mo kung nakikinig siya? Sa narating mo ngayon, yung achievement mo ngayon, inakala mo ba na darating ka sa ganito na makilala ka at mahalin ka ng mga tao? Sa totoo lang po, hindi po ako nag-expect ng ganito na makikilala po ako. Hanggang ngayon ba na-amiss ka pa din? Nag-isip ko ba din pa? Hindi mo naman talaga siguro inisip na bandang... Siguro po, ano, nang... Siguro isa to sa dahilan kung bakit kailangan mawala ni mama. Kasi... Nakikita niya po kasi yung hirap ng buhay namin. Siguro, parang hanggang ngayon, kasi yung paggabay niya po kasi nung nabubuhay pa si mama, andiyan pa rin po yung paggabay niya sa amin. Ramdam mo pa din? Opo, ramdam ko pa rin yung gabay niya sa amin nung buhay pa siya. Kasi alam niyo po, yung kahit pagod na siya, nagtatrabaho pa rin siya. Parang silang dalawa ni Papa. Yung kahit nagkakasakit na sila, nagtatrabaho pa. Saka, Rachel, yun yung nagiging pundasyon mo eh, yung pagmamahal ni mama mo sa inyo, no? Na dahil sa kahirapan, nakita mo. Ito yung ginagawa mo ngayon, talagang subsub ka rin sa pag-aaral para marating mo yung gusto mo. Message sa taong nag-scout sa'yo. Si Vincent Calyada na lagi kong nakakausap. Yan. Siyempre, kay Kuya Vincent Calyada. Siya talaga silang, para sa akin kasi, siya talaga ang susi eh.
kung hindi ka niya napuntahan, hindi ka makarating sa Team Kalinga. Actually, meron pong siguro nag-refer sa kanya sa amin. Oo. Si Ate Shirley. Na ah, siya ang dating, ano? Dating ano po ni Mama. Kaibigan? Kaibigan po ni Mama yung nabuhay pa si Mama. Tapos ni-refer kay Vincent? Siguro po yun. Tapos, ayun nga po, binlog kami ni Kuya Vincent. Kaya maraming salamat po Kuya Vincent sa pag-vlog po sa amin. Kasi kung hindi po dahil sa inyo, siguro din naman po ako makikilala dito sa... Larangan ng YouTube talaga. Salamat po sa inyo. And makakaasa po kayo na lahat po ng in-advise nyo sa akin ay nadadalhin ko pa rin po. Kaya maraming salamat po. Pasensya na din po kasi hindi po tayo nagkikita ng ano yung... Madalas. Yung, busy kasi, busy ka din. Kumbaga po, dati baga ano, nabablog kami ni Kavinsen. Ngayon po kasi super busy na hindi na po katulad ng dati. Dati yun. Hindi, minsan nag-uusap kami kasi nireaksyonan ko siya. Sabi niya, Kuya Bobby, ano, busy na rin talaga si Rachel, nag-aaral ka. Tapos, yung bang andami mong ginagawa, tapos siya naman din, may mga beneficiary din siya. Opo. Kaya madalang daw talaga siya makakadalaw sa inyo. Minsan nga po, napunta siya sa bahay, si Papa lang tao. Oo. Eh, sabi ko, nakakahiya naman kay Kuya Vincent, wala ko sa bahay. Ayun. Nagkataon po, nasa school ako, or minsan naman po, nagbablog kami na lang. Kaya, Kuya Vincent, maraming salamat po. Thank you so much po sa inyo. Lalo na po kay Kalinga Prab. Ayun. Sa nagpatuyo po sa amin ng magandang bahay. Ayan. Salamat po. Makakaasa po kayo na andyan po lagi ang suporta namin nilang sa inyo po. Yan, salamat po. Yan, Rachel, salamat po. Alam nyo, first time ko siya matanong, ma-interview. Kasi na-excite lang ako dahil may pabahay na siya at kasama si Ruel. So, dalangin din namin, Rachel, na dumami pa yung matutulungan mo kasi natutuwa ako dahil isa sa mga pabahayan mo, senior. Kaya nga po eh. Kumbaga, yung puso ni Kuya Bal na pagtulong si senior, nakuha niyo ni Dodo. Deserving naman po talaga eh. Oo. Kasi nakakaawa naman po. Oo, ayun. Tsaka, anong, mag-isa na lang mag-isa din po si nanay. Din. Tsaka nakakatuwa po si nanay. Good vibes po siya. Ay, abangan nyo, may interview ko kay nanay kanina sa Ribbon Cutting. Abangan nyo, may sinabi sa tungkol sa'yo. Ayun. Isa po? Sabi niya, kapatid daw, kapatid sa puso. Basta ganun, tungtuwa si nanay. At saka namimiss ka daw niya lagi. At saka si Dudong, pag hindi daw kayo dumarating, nalulungkot siya. Sabi niya, alam mo, nalulungkot ako pag hindi nila ako dinadalaw. So abangan nyo yan. Na-interview ko sa Ribbon Cutting kanina. So panoorin nyo na lang. So salamat, Rachel. Salamat sa pagkakataon. Ayan. God bless. Ayan. So yun, nakausap ko na sa wakas. Salamat sa pagkakataon. Grabe yung mga tanong natin, sagot ni Rachel. At saka yung assurance na binigay niya, yung pagmamahal, no, niya sa pagmamahal ni Rachel sa mga senior, sa pagtulong sa mga viewers, salamat daw ng marami. At siyempre, kapasalamat din tayo, no, kung dahil kay Kalinga Prab, kay Kuya Bal, kay Vincent Calyada, hindi natin makilala si Rachel, wala tayong lab team ngayon dahil po kay Rachel. At siyempre, salamat kay Kalinga Pawi, no, na tinanggap tayo dito sa kanyang kubo. So God bless sa lahat at ingat po tayo. Yan, no? May usok-usok na. Salamat po at isang mapagpalang araw. Mabuhay!